Hello po mga kababayan, si Tokis ni Pidol, kamusta po kayong lahat? Mabago po ang ating scenery, nandito lang po tayo sa kabilang ibayo. No? Actually, ang likuran po natin, eskwelahan po yan. Pero wala pong pasok ngayon, it's Thursday, it's a Thanksgiving day. So, holiday po. Anyway, nais ko lang pong magbigay ng aking opinion at reaction dyan po sa ginawang confirmation hearing kay Commissioner Cordova ba yun, no? Kasi po, during na sa confirmation niya, nagbida-bida po yung inyong napaagaling na isa sa miyembro ng minority group sa Senado. Siguro lahat naman sa inyo napanood yun. Ang tinutukoy po natin ay walang iba kundi si Senator Hontiveros. Mapapasensyahan niya na po, yan po sa ating background, may mga nag-aano ng kanilang mga aso, no? Kasi walkway po ito papunta sa park, no? Yan po. Kanilang mga nilalarga ang mga aso nila. Oh, tingnan niyo muna po. Yan, makimarites tayo sa kanila. Yan, nabibidyohan sila. So anyway, tuloy po natin mga kababayan. Parang itong si Hontiveros, hindi ko malaman kung lawmaker o lawbreaker. Kasi po nung napanood ko po yung part lang na kung saan, parang kinachastise niya, pinapagalitan niya, sinisiraan niya ang karakter ni appointed co-chief Cordova ba yan, no? Nakakahiya po. Kasi ang pinagsasabi ni nitong si Hontiveros na kasalanan na may parte yung appointed commissioner ng COA sa pagkakasara ng ABS-CBN. Biruin nyo, ang hinihiring nyo, kinoconfirm ninyo ay para sa Commission on Audit. Bakit butihing senadora? Hindi ko alam kung ulitin ko kung lawmaker ka o lawbreaker ka. Bakit mo isinisingit ang issue ng ABS-CBN dyan sa COA confirmation? Dahil ba sa siya ay dating nasa NTC? Di po ba? Gusto mo pang sinabi mong why did you not push the envelope? Parang inuudyukan mo siya na suwayin mo ang ipinag-uutos ng Kongreso. Suwayin mo ang nasa batas dahil maraming maaapektuhang mga trabahador. Unang-una po, Miss Senatora Hontiveros, na either lawmaker or lawbreaker ka, huwag mong udyukan ang tao na salagin ang batas dahil nagdesisyon po ang Congress na hindi sila bigyan ng franskisa na naaayon na rin sa kasulatan ng konstitusyon dahil po sa mga nilabag na provision ng ABS-CBN mo. Napakawalang hiya mo po eh, no? Mawalang galang na sa'yo. Parang hindi ka po senadora. Naglo-lawyering ka sa ABS-CBN. Bakit? Nakatanggap ka ba ng malaking bayad at patuloy pa rin ang panggigiit mo na maibangon ulit ang ABS-CBN? Yun po ba, mga kababayan? Naturingang senador. Akala mo, lawyer ng isang kumpanya na ang daming nilabag na batas, tapos tuturuan mo ang dating NTC na ngayon ay isang appointed commissioner ng Commission on Audit. Nakakahiya po yan. Ang layo po ng usapan. Diba? Ang tanging ginawa lang naman ni Cordova o ni Commissioner Cordova ng COA appointed is sundin ang pinag-utos ng Kongreso at sundin ang mandato ng NTC. Walang prangkisa, so therefore, bawal mag-operate. So ano ang problema mo, Miss Senadora? Iniintindi mo yung libong sinasabi mong nawalan ng trabaho? Unang-una, kasalanan ba ni NTC o ni COA Chief Appointed Commissioner Cordova yan? Di po ba? Unang-una, ang may kasalanan dyan, ang dapat i-blame dyan, ang ABS-CBN. Tsaka mawalang galing na lang po.
binibining o Miss Senator Hontiveros. Hindi ikaw ang lawyer ng ABS-CBN. At ano ang ginawa mo? No? Gumawa ka ba ng batas para matulungan ang mga taong nawalan ng trabaho dyan sa ABS-CBN? Mahigit 2 taon na yan, ayan pa rin ang binubunganga mo. Napakabastos mo po. Nag-grandstanding ka para siraan ang pagkatao, no, sa akin pong opinion, mga kababayan, na yung ginawa niya ay paninira para doon sa appointed commissioner ng COA. Napakabastos niyo po, ayun po yung sa aking opinion, no? Nakakagalit ka. Hindi ka naging senador, naging lawyer ka ng ABS-CBN, and you are blaming that particular person na ang tanging ginawa lang naman ay sinunod yung ipinag-uutos ng batas. Di po ba? Nakakahiya. Dapat dyan sa inyo, sa commission on appointment, isa lang ang layunin nyo. Tingnan nyo kung karapat dapat at nararapat yung taong in-appoint dyan sa pwesto. Hindi yung siraan ninyo, hindi yung ungkatin yung bagay na hindi naman nauugma o nararapat dyan sa posisyon na yan, tulad ng ginawa ng senador na yan. Di po ba? Kaya tama lang talaga dapat eh, nung namimili po, namimili sila ng mga ia-appoint dyan sa commission of appointment, dapat talaga hindi sinama yan si Hontiveros kasi may iba po siyang agenda. No? Naghihiganti siya doon sa mga taong sumira daw sa ABS-CBN din. Naghihiganti siya doon sa mga taong may connection sa pagbagsak, sa pagsasara ng ABS-CBN. Hindi maganda, mga kababayan, ang ginawa ng senadora na yan. Naging bang, ano yan? Yung butangera ka, naging asal kalye ka na kung saan dati kang aktivista na ginawa mo yan. Pasalamat ka, Miss Senadora Hontiveros. Senator ka, no? Pero ginamit mo ang pagiging senadora mo para i-chastise, mag-take revenge diyan kay appointed commissioner ng COA na si Cordova. Nakakahiya ka po. Kaya yan, mga kababayan, kung sino man po ang bumoto sa senadora na yan, tignan nyo. Does it represent you? Sa akin, hindi po. Hindi ko kailangan ng ganyang senador na walang ginawa kundi na stuck sa past, na wala namang ginawa, na may tulong sa mga taong nawala ng trabaho. Ang tagal mo nang mambabatas yan, anong ginawa mo? Natulong. Diba? You are just grandstanding. Ibig sabihin, nagpapakitang sikat ka kasi may plano ka yata na tumakbo for 2028 for a higher position. Yan po yan, mga kababayan. Bastos! Parang wala ka namang pinag-aralan. Ang layo po, you are out of line, out of context. Biruin mo, sinunod lang yung pinag-uutos ng batas. Bawal bang sumunod sa batas? Kaya nga po, sinabi natin sa ating title ng vlog na ito, Risa Hontiveros, lawmaker or lawbreaker? Because what she wants is to telling that appointed commissioner ng COA na why did you not push the envelope? E ba paano pag pinush niya ang envelope, siya naman ang binalikan ng Congress at ng Ombudsman. May magagawa ka ba para sa kanya? Yun lang po, mga kababayan, ano? Kayo po. Ano po ang inyong masasabi dyan sa inasal ng isang senadora na yan, na si Risa Hontiveros? Tama o mali? Lawmaker o lawbreaker? Comment down below at I hope to see you on our next videos. Happy Thanksgiving again to everyone. Bye-bye. God bless.